dapat bang 100% ng accepted natin at approved natin ang ating sarili para masabi na ating mahalan natin ang ating sarili at sa gayon ay magawa nating mahalin ang kapwa natin? I don't think so. Ang dalawang pangunahing mahalagang utos para sa ating Panginoong Hesukristo. Basically, una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Emphasis on that word, dalawa. Dalawa lang ha, hindi tatlo. Kasi may tendency tayong isipin na tatlo ito eh. And that includes to love ourselves. Kasi ang katwiran ng iba, ay yun naman din ang sabi ng Panginoon ha. Ibigin daw ang kapwa gaya ng sarili. So, pinamamahal din ng Panginoon sa atin ang ating sarili. Yun ang kanyang sabi. I don't think yan ang punto ng ating Panginoon. I don't think inuutos niya sa atin dito na mahalin natin ang ating sarili. Kasi kung ito ay isang utos, magiging specific siya. Maaring sabihin niya, so yun yung una, yun yung pangalawa, ito yung pangatlawa, huwag niyong kakalimutan, mahalin niyo din ang inyong sarili bago niyo magawang mahalin ang inyong kapwa. Hindi. Kaya it's not a commandment. Manapa, it is an assumption. Ina-assume ng Panginoon, pinagpapalagay na niya, naniniwala na siya na mahal na natin ang ating sarili talaga. Which I think is logical, natural. Mahirap man o mayaman, nag-aral man o hindi, bata man o matanda, may ipinawala. Sigurado ko, mayroon itong natural na pagmamahal sa kanyang sarili. So yung natural na pagmamahal na yan, ang dapat na maging simula o batayan o standard pa nga ng ating pagmamahal sa iba. Para mas maging maliwanag, linawin muna natin, ano nga ba itong pagmamahal sa sarili na tinutukoy ng Panginoon natin? Ito ba'y may kinalaman sa pagkakaroon natin ng 100% confidence sa ating sarili? Na halimbawa, kapag nagpapakuha ka ng litrato, hindi mo na i-check kung maganda ka o gwapo sapagkat alam mo, sigurado ka, maganda ka, gwapo ka. By the way, nakakainis yung mga ganun, no? Yung hirap ka na sa kaka-pose. Tapos alam mo, maganda ang kuha mo. Eh dahil hindi maganda ang kuha niya, ay, litamang bilbil ka. Ay, nakapikit ako, hindi maganda ang smile ko. Ay, mataba ako dyan, ulitin. Mas nakakainis yun kung hindi naman siya ang nagpabinyag. Hindi naman siya ang nagpakasun. Hindi naman siya ang nag-blow out. Ipo. Anyway, aminin natin, aminin. Lahat tayo may ayaw sa sarili natin. May ayaw sa mukha niya. Ay, malaking problema yan. Kung ang problema mo mukha mo, may ayaw sa baba niya, may ayaw sa kilay niya, may ayaw sa skills niya, may ayaw sa pamilya niya o sa kalagayan ng buhay niya. Ang punto, may kinalaman ba dito yung sinasabi ng ating Panginoon na pagmamahal natin sa sarili? In a sense na, dapat bang 100% ng accepted natin at approved natin ang ating sarili para masabi na ating mahalan natin ang ating sarili? At sa gayon ay magawa nating mahalin ang kapwa natin? I don't think so. Kasi kung hihintayin natin yan, kung i-equal natin o kung i-amount natin sa 100% approval natin ng ating sarili, ang pagmamahal natin sa ating sarili, ay, maaaring di mangyari. Gaano man kayaman ang isang tao, ka-impluensya ang isang tao, gaano man kalakas, katalino, kagaling ang isang tao, I think may insecurity pa rin ito kahit papaano. Kasi wala naman taong perfecto. So hindi dapat dito i-amount o ipatas sa approval ng sarili ang pagmamahal sa sarili. Kasi kung magkakagayon, hindi natin magagawang mahalin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kasi hindi mangyayari na dadako tayo sa 100% na nating tanggap ang ating sarili. Look, brothers and sisters, ang sinasabi ng ating Panginoon dito, Jesus is speaking here about loving ourselves, not liking ourselves. Kaya hindi naman niya inutos eh. Kasi alam niyang natural na. Yung liking ourselves, kinakailangan mo ng effort doon.
Pag-aaralan mo yun, pag-aaralan kung tanggapin ito. Ayun. Pero yung pagmamahal sa sarili, natural na yun. Hindi mo na kinakailangan papag-aralan, papaghirapan, effortan pa yun. O sige, di ba? Aminin nyo, kahit hindi natin gusto ang ating sarili, mahal natin ang ating sarili. Kahit pangit ka, aba gusto mo pa rin maging masaya? Gagawin mo ang lahat para ikay maging masaya? Iiwas ka pa rin sa makaka-hurt sa'yo? O di ba? So yun yung natural na pagmamahal sa sarili. That is something inherent, innate. Yung reflexes na yan, yung tendency na yan, na hangarin ang makabubuti sa atin at iwasan ang makasasama, makalulungkot sa atin. O sige, push pa natin yung argument. Palagay ko nga, kahit yung mga babies yo, yung labis na naninigarilyo, labis na umiinom, kahit yung nagdodroga. Tama, sa mata mo, sa mata natin, sinisira nila ang kanilang sarili. Pero yun bang naisip nila? I don't think na may nagbisyo kasi gusto nilang sirain ang sarili nila. Hindi ganun ang nasasabi at naiisip nila sa sarili nila nung una. They just wanted to enjoy. Yun lang yun. Hanggang sa masira na nga ang sarili nila. Kahit nga po yung nagpapakamatay eh. I don't know if you'll agree with me, ha? Tama, yan ay napakalaking kasalanan. Tama, pupwede kang mapunta ng impyerno pag ginawa mo yan. Tama, yan ay isang kaduwagan. At kawalang pakialam sa iyong mga maiiwan o iiwan. Pero sige nga, isipin po ba ninyo? Naisip ba na nagpapakamatay yan? Hindi. Palagi ko ang naisip niya lang, simply, he or she just wanted to end his or her misery. So kahit yung bisyo, kahit yung pagpapakamatay, pagmamahal pa rin sa sarili. Yun nga lamang, naging napakamakasarili. Look, hindi ko po binibigyan ng katuwiran. Yang mga yan, malalaking kasalanan yan. Walang maibibigyan na magandang dahilan dyan. Wala. Ang sinasabi ko, yung pagmamahal sa sarili, it is something natural sa atin. Pagmamahal sa kapwa, na hinihiling sa atin ng ating Panginoon, na kung ano ang nanaisin natin para sa sarili, ganun din ang naisin natin para sa kapwa natin. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Kaya siya nagkatawang ng tao at sukdo lang mamatay para sa atin. Gusto niyang iahon tayo sa kahirapan, sa kasalanan, at maranasan natin ang kanyang kaluwalhatian. Ganyan ang pagmamahal ng isang magulang. Nagkagawin ng lahat para hindi makaranas ng hirap ang kanyang anak. Ganyan ang gagawin o ginagawa ng isang responsable at matinong anak. Ay pagpapagawa, hindi man ang maganda kundi dissenting bahay ang kanyang mga magulang. Kasi siya, nakaranas siya, nakapipisan siya sa kanyang mga mayayaman at may mga dissenting bahay na kaibigan. Nakapag-hotel siya, ipinapasyal niya ang kanyang mga magulang kasi naranasan niya yan. So gusto niya na yan din ay maranasan ang kanyang mga magulang. Yan ang karanasan ng isang kapatid, kaibigan, na mabait sa kung sino man. Hindi dahil sa say mayroon, kundi dahil na-experience niya kung paano ang mawalan. Unfortunately, hindi lahat ng tao ganito. And worse, makaka-experience ka pa na yung tao na iniisip mo ang kapakanan, sa'yo walang pakialam. Masakit yan. Hindi dahil sa humihingi ka ng gante sa yung ginawang kabutihan. No. Kundi dahil sa yung care, yung malasakit, yung pagmamahal na meron ka, ay hinahanap mo rin naman sa kanya, kahit papaano lang. Pero, hindi naman po pwedeng hanapin mo sa iba yung sarili mo eh. Magpasalamat ka na lamang na mas malawak ang pangunawa mo, mas malaki ang puso mong magmahal, mas may care ka, mas may concern ka sa pamilya, etc. Mas maganda yung resulta na yung pagkatao kaysa kanya. Pareho kayo ng magulang, pero mas mahal mo ang magulang mo kaysa kanya. Pareho kayo ng pinag-aralan, pero mas malalim ka kaysa sa kanya. Pareho kayo nagsisimba, pero mas mapagpasensya ka at mas maunawa ka kaysa sa kanya. Pasalamat ka na lamang na ganun at hindi nabaligtad ang kapalaran niyong dalawa. Sabi ko minsan sa isang quote, ang pagtanaw ng utang na loob ay tanda ng kagandahan ng loob. Kung wala siya ng ganun, huwag mo na lang hanapin. Basta ituloy mo yung ginagawa mong kabutihan,
at kahit mahirap, at kahit kung minsan ikaw pa ay nasasaktan, ituloy mo lang. Ang mahalaga, malayo ka sa Kanya, pero malapit ka, sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, sa buhay na walang hanggan.